unboxing lang po tayo ng itong nice power DC power supply or bench power supply. Tingnan natin kung anong laman. Product certificate, warranty card, at user manual. So, yun ang itsura niya. Pagin natin ito. Tanggal. Akala ko Nice Power ang brand nito. Iba pala yung brand. Kasi yung pinili ko, Nice Power yung nakalagay dun. Anyway, malamang iisa lang din yan kasi nire-rebrand lang din naman nila itong mga ganito. Iisa lang talagang gumagawa sa China. So, ang kasama pa niya ay yung alligator clips na may banana plugs. And at yung mismong 220 na cord. So ito po ay pangalawang power supply ko na to. Ito yung una kong power supply na maganda naman, pero bumili pa rin ako ng isa kasi itong power supply na to, ang maximum voltage niya ay 30 volts lang. Or in ito 60 volts yung maximum na voltage niya. Pero ito ay hanggang 10 amps yung kaya niya. Ito naman ay 5 amps lang. So kapag kukumpute mo yun, pareho silang 300 watts na power supply. So tignan natin kung ano pa yung pinagkaiba nila. So ito, white yung LED niya. Ito ay red. Pareho silang merong ito, on-off. Iba pa yung power mismo sa mismo etong on-off. Yung on-off niya ay para dito sa output mismo. So, meron din siya. May mga model na walang on-off. Medyo mas mura siya ng konti. Pero, pinipili ko yung may on-off kasi pwede kong patayin agad yung output kapag kailangan. And mas madaling iset yung amperahe niya kasi kapag walang on off, walang ganito yung power supply na binili nyo, lagi lang siya naka-on, hindi mo agad makikita yung amperahe niya. Makikita nyo 0 yung nakalagay dito. Kahit i-adjust mo to, wala kang makikita. So para ma-adjust mo yung amperahe niya dun sa mga power supply na walang ganito, kailangan mo munang i-short yung leads nung output niya. So, ayan. Kabit lang natin yung banana plugs. So, isho-short mo. Okay lang i-short yan kasi meron tong short circuit protection. So, pag sinort mo, makikita mo na yung amperahe dun. So, dyan ka na pwede mag-adjust. So, yun. Unlike kapag meron yung on-off, i-off mo lang muna saka mo iset yung amperahe. So, ganun. Same lang din dito. Ngayon, ang pinagkaiba nila, eto, makikita nyo dito, merong M1, M2, M3, M4. Ayan. So, yung M1, M2, M3, M4 ay memory slot. So, ayan, makikita nyo dito, memory, recall, and save. Kasi pwede kang mag-set ng voltages. Like ganyan. Oh, may mga preset na akong nilagay. Kung kunyari, lagi ka nag-charge ng battery na 3.65, i-press mo lang ito. Nakaset na agad yung voltages. Kung 12 volts, ayan. Hindi ka na laging mag-a-adjust. Like dito, every time na gagamitin mo, kailangan mo i-adjust. So, yun yung advantage niya ito. Meron siyang memory. So, dito naman, sa power supply na to, meron, ayan. Ito yung knobs para sa voltages, dalawa. Ito yung cores,
at fine. So, pag mas mabilis na pag-adjust yung course mo na, so mas mabilis, mas malaki yung steps ng pag-adjust. Ayan. Kapag dito na sa fine, dahan-dahan na. So, kung gusto mo na pang fine-tune. Ganun din sa amperahe niya. Merong ito, A course, A fine. Sa amperahe naman yan. So, nung tinetesting ko to, ang nakita kong hindi maganda sa kanya. Medyo mahirap iset sa voltage na gusto mo. Kahit dahan-dahanin mo. Like, ito, ipunta natin sa 3.65. Ayan. Kahit dahan-dahan na yung pag-ikot ko, hindi ko masakto talaga sa 3.65. Ayan, nakita niya. Sumasobra siya. So, yun siya. Mahirap i-fine-tune sa mismong voltage na gusto mo. Unlike dito sa isa, pupunta ka lang dito sa V, press mo, tapos makikita mo nagbi-blink na doon. Kung ano yung nagbi-blink, yun yung ma-adjust kapag inikot na to. Ulitin natin, ayan. So, mas madali siyang i-fine-tune. Kung gusto mo dito, ipe-press mo itong knob, lilipat. So, ayan, mas mabilis siyang i-adjust. Kapag amperahe naman, ipipress mo lang ulit itong button na to, pupunta na siya dito sa baba. Ganun din, kung gusto mong mas mabilis mag-adjust, ipipress mo to para lilipat yung number na gusto mong i-adjust. Ayan. Meron din siyang lock na button. So, pag nilock mo, kahit ikutin mo yan or pindutin mo to, hindi na mapipindot yung kahit... Ayan, kahit anong pindutin mo. Except sa on-off. Now, let's check kung gaano ba ka-accurate itong mga lumalabas na voltages. Tingnan natin. Kabit ko lang muna to. So, unahin muna natin itong isa. Ayan, 3 volts. Tingnan natin kung pareho ba makikita natin na voltahe. So, close naman. 3.025. Acceptable na para sa akin. Try natin pag in-adjust. 4.5. 60.55. So, medyo mataas ng konti. Pero okay na siya. So, maximum na pwedeng ilagay. 61 volts. Try naman natin yung isa, kung ganun din. 4.55 na. On na natin. So, ganun din. Medyo mas mataas ng konti yung nakukuha natin dito. Ewan ko kung ito ba ay naka-calibrate. Pero bagong bili ko lang to. Ngayon ko lang unang gagamitin. So medyo ganun din. Medyo mataas ng konti. So, mukhang close naman. Makikita nyo rin po pala dito, merong ilaw dito na kulay red. Ayan, pinapakita niya kung nasa CC or CV, which means constant current or constant voltage. Pareho po sila. Ayan. So, yung constant current or constant voltage, ibig sabihin lang yan, ay itatry niyang i-maintain yung current na nakalagay dito at yung voltage. Hindi ka pwedeng mamili kung ano yan kasi automatic siyang mag-a-adjust depende sa nakakabit na load mo. So yung kapag yung load mo ay kayang humugot ng mas marami sa nakaset na amps dito, pupunta siya sa constant current kasi itatry niyang ilimit yung current na lumalabas sa power supply. So kung ano lang yung nakaset dito, yun lang yung ilalabas niya. Kaya constant current. So, itry natin. Pag ina natin siya, nasa constant current siya. Ngayon, kailan siya pupunta sa constant voltage?
pupunta lang po siya sa constant voltage kapag nakita niya na yung amps na nakalagay dito, yung sinet natin na amps, ay mas mababa na yung hinuhugot ng battery. So, itry natin, taasan natin yung amperahe natin, 5.1. Kapag inon natin yan, pupunta siya sa constant voltage kasi yung hinuhugot lang ng battery natin, 2.7 amps, which is lower dun sa nakaset na 5.1 amps. Ganda po yung feature niyan kapag nagcha-charge ka ng battery para hindi mo ma-charge ng mas mataas sa amperahe. Kunyari, itong mga cells na to, 0.5C or kung 6 amp hour to, 3 amps lang yung maximum na pwede mong i-charge. Kapag nilagyan mo ng 3 amps dyan, sure ka na hindi niya i-charge to ng more than 3 amps. Kaya ako bumili ng ganito kasi maganda siyang pang-charge ng batteries. Tapos may constant voltage din siya, so ibig sabihin hindi sosobra sa voltahe. Yung high voltage cutoff mo, hindi siya sosobra sa nakaset na voltage dito. So ayun po ang kung paano nag-work yung constant current and constant voltage ng mga ganitong power supply. So aside from that, pinagkaiba niya, meron pa siyang 5 volts na USB port dito. So pwede kang mag-charge gamit itong USB port. Now, tignan natin yung loob kung ano bang pinagkaiba nila sa loob. Hula ko pareho lang ng laman sa loob. Although yung mismong control board nito malamang iba kasi iba yung knob niya, ito. Magkaiba sila ng board. Pero yung mismong power supply niya malamang pareho sila. So, i-check natin. So, ayan. Sana natin. So, pag hiniga mo, halos same lang naman. Parehong pareho. Ang nakita ko lang pinagkaiba nila, mas maraming turns yung inductor dito versus nandito. So, yun. At yung mismong etong board, malamang magkaiba na sila yung board dito sa harap versus dito. So, magkaiba na yan. Pero, yun nga, yung mismong power supply niya, pareho. Magkaiba lang yung inductor. Malamang meron pang ibang difference dyan. Pero halos pareho lang siya ng design. So, yung kaya sabi ko, yung brand na to at nakalagay dito na Nice Power, walang bearing kasi malamang iisa lang yung pinanggagalingan talaga ng factory. So, meron pala siyang heatsink sa likod. Ayan. Nakakabit yung ayun ko kung ano ba yun nandoon, MOSFET or IGBT. Ayan. Same dito. Ayun. Oh, may so yun yung pinagkaiba pa nila. Makikita nyo may mas malaki nga siyang IGBT doon. Ayun no. Tapos may nakadikit na thermistor pang check ng temperature siguro. So meron siyang over temperature protection. Same nun. So ibalik lang natin yung casing. So ayan po, buo na ulit sila. Ang major na difference lang talaga nila ay yung memory. May memory siya dito at yung way ng pag fine tune. So mas madaling mag set ng voltage and current dito compared dito na medyo kailangan mong mag-concentrate para ma-set mo talaga yung voltage na gusto mo. Unlike dito na per digit yung pag-set mo at mas madali. Pero yung mismong power supply, pareho lang sila. Parehong design kahit magkaiba yung pangalan na nakalagay, malamang iisa lang talaga ang may gawa. So, yung current pala na nakalagay dito, like ito, 10 amps ang maximum. Ito naman ay
And kaya niyang tumaas ng 5.1. Yun po ay true rated. Na-test ko na po sila na humugot talaga ng 10 amps dito at 5 amps ay kayang-kaya naman po niya. Tapos sa likod po nila, meron po yung fan which is nakadepende rin sa temperature ng paggamit nyo nito. So kapag umiinit na yung loob, saka lang umaandar yung fan. Pero kapag hindi naman umiinit yung loob, hindi po umaandar yung fan. So hindi, huwag niyo pong isipin na sira yung fan kapag hindi umaandar. So temperature controlled po yung fan niya. Yung Nice Power po, isa po siya sa pinakamurang power supply na mabibili nyo sa Shopee or Lazada. At mukha naman siyang heavy duty kasi eto matagal ko nang ginagamit. At laging nakasagad pa yun ng 10 amps. Ay hanggang ngayon okay pa naman siya. So eto hindi ko pa talaga natotry ng matagal kasi kakabili ko nga lang to. So ayan po, dyan na po nagtatapos ang ating video. And as always, I will see you next time. Bye!